Hello to all of my virgins and simps. It's your boy, the God Gamer Harriet. And today, we are about to talk about yung week 2. Week 2 na ba, no? It felt like 4 weeks. My God. Yeah. So this is week 2 of Darna Season 2 because it's Saturday. And you know what that means? It's time for our Darna review here on this channel. So, bago pa kayo dito sa channel na to, so dating gawi, I want you all to like this video, subscribe to the channel, and hit that bell icon for more of your Darna review dito sa channel. Yeah. I mean, we're not really going to recap here. I'm sorry. I think recapping makes a little sense in the grand scheme of things kasi nga medyo ano na yung Darna, you know? And marami akong complaint dito sa episode na to. Marami akong complaint na natatanggap rin. What happened and what really is bothersome with some of the plot here sa Darna. Okay? So, let's get at it. We're here to talk about Darna Season 2, Week 2. We got the Sinister 7 ng mga extra. So, may mga episode titles dito is Darna Fighter, Darna Power Up, Darna Happy Fiesta, Darna All Out, Darna Shipwreck. And yung parang nagiging ongoing character arc dito or the story plot is the breakout of the Sinister 7 ng mga extra and Regina trying to find out who is Darna. Yung secret identity niya. And vice versa rin, hinahanap rin ni Darna sino si Valentina talaga. Although, not really as thick or as parang focus kesa dun sa ginagawa ni Valentina. So, nakatakas ang Sinister 7. They had a plan. And their plan is pretty stupid to be honest. Kasi, it's just being the guards. Being idiots. So they stage a fight between Silent Shocker and Dragonmouth. This is an opening para gamitin ng mga natitirang extra yung kanilang kapangyarihan. And it just happened that Ding and Trisha are in the facility. So syempre papapagalitan sila ng lola nila, which it did happen. Then the Sinister 7, inatake nila yung fiesta ng Nueva Esperanza. And this is where Darna arrives. So, Regina is there supervising yung nangyari. So, hindi siya na kayong alam as Valentina. And she noticed na pag nawawala si Narda, dumadating si Darna. And it is very sassy baka na sa dating ni Regina. And she is getting constant tips from her father to... Eh, ngayon, pasama ng pasama yung ugali ni Regina. Kasi nga, just to please her father. I think ganun yung approach. Pero, di ko alam. Ganun, pero parang ganun, di ba? Parang minamain condition ng tatay ni Regina, si Regina, para maging masama. Para i-take ano, out si Darna. Kasi di ba, may approval something na nalalaman sila. Ayun. So, ano pa ba, ano? So, Darna got aid by Luna, yung Martean warrior. And we got this parang stupid line na narinig natin kay Darna. Tinanong niya kay Luna, bakit siya nandito? Well, duh! Tutulungan ka na nga, tinanong mo, ba't siya nandito? What are you going to expect? 7 on 2? Well, actually, was it 7 on 2? Alam ko, naalis ka agad yung mataba eh. Tapos, natalo tong si Seductress, si Jeff Gaitan, gamit Monay. Oo, nilagyan siya ng Monay sa ano. Tapos si Brian Robles, tinalo niya si Armman. Tinalo niya to. Oh, tinalo ni Brian to. Saka tinalo ni Brian yung Dragonmouth. So, tatlo yung natira na kakalabanin ni ano, ni Darna sa ni Luna. And alam ko natalo to rin to si ano, si Spike. Si Human Pincurchin. Hindi ko alam paano natalo to. Pero nangyari, nakuryente ni Silent Shocker si Levitator, forcing Levitator to lose concentration. So, ayun. Fun fact,
Si Silent Shocker, natalo gamit mineral water. Si Seductress, natalo gamit Monay. Tapos, itong ano, bata na to, ewan ko, di ba ito dapat yung pinakamabait sa kanila? Eh, bakit siya ano, tumakas? Ano kaya yun? Ano kaya yun? Wala rin. Wala yung ano, development. And, ayun. Tapos, we got traversing along this weekly, these daily episodes. May plano si Regina to retrieve yung... Oh, by the way, ano, di ba sabi ko natalo ni Brian itong dalawa, si Armman or anong pangalan doon, saka si, ano, si Dragonmouth. Oh, nakadalawang extra si Brian, tapos si Darna kailangan ng tulong para matalo yung iba. ewan ko sa inyo, binibigyan nyo masyadong lakas si Brian eh. Oh, dalawang extra na talo ni Brian tapos si Darna kailangan. What does that make Darna? That makes Darna weak, di ba? Tapos part ng training rin ni Darna is to fight yung Valentina. So, Hergis or Claudio actually can transform into Valentina and copies her powers. Ganun na ba? I think that's how it's at that extent. Ayun. Na kaya i-copy yung kapangyarihan, di ba? Kaya ba? I think yung mga writers dito, they just do whatever they pull out of their asses, you know? They pull out some BS on their ass and then they just stick with it. They just throw some BS onto the wall and let's see what sticks, di ba? Ayun, balik tayo sa plot. Regina devised a plan to get Brian's phone and Darna's number. So, yung number ni Darna, yun nga, nasa cellphone ni Brian, pangalan lipad. Hindi ko alam paano na-unlock ni Valentina yung cellphone ni Brian. Wala bang password yun? Pulis ka, tapos di mo nilalagyan ng password. Wala bang porno yung phone mo, kaya safe na walang password. Ako, dalawa phone ko. Dalawang may password. Isa facial recognition, isa fingerprint. Tapos ikaw, artista ka, wala kang ano, password. Then, in the end, end of week, may dumating na Darna, masamang Darna. It's a shame na hindi siya kinulay itim. No? Hindi siya kulay itim para callback kay Black Darna. And yeah, that's week 2 in a nutshell. Ano ba tingin ko? Lahat ng step in the right direction ng last week, meron tayong panel talk during commercials, tinanggal yun. Sabi na ginawa lang yun kasi premiere ng season 2 eh, pero di nila gagawin yun. Pero sana pinanatilihan nila yun, no? And, ayun, the power scaling is absurd. Kasi nga, una, natalo si Seductress gamit Monay, natalo si Silent Sugar gamit mineral water, eh, natalo ni Brian, dalawang extra pa si Darna, hirap. Tatlo, kasi binarilata yung isa, yung mataba, diba? Si The Bouncer. Ayun. Ano pa ba masasabi ko? Ayun. So, nakalimutan ko pala sabihin. So, nakuha ka ni Regina, tapos tinawag yung number na yun. Then, Narda actually seemingly answers the phone while Regina is calling the Darna, and buti na si Ding yung tumawag, so ligtas si ano, and fake Darna actually shows up on screen while Narda is in the vicinity, so Narda is cleared for now and in Regina's supervision. So yeah, pretty weak, to be honest. I think the Sinister 7 plot should have been extended for like the whole week, and also Borgo is back. Oh, boy, si Borgo, nakatakot. Naging ano sila, uwak. Di nila na-feel yung shockwave nung ano, yung... They made this Agrias. The ultimate world-ending or country-ending missile that can kill up, that can shoot up an airplane in one shot. And it didn't have a shockwave to kill up Borgo and Ishna when they transform into crows. I don't think season 2 will ever recover from that, you know? Yung mga nangyari. I think it went downhill from week 1 already.
And that is my review. Darna Season 2, Week 2. Let me know in the comments what you think. This is goodbye and a good afternoon. Bye-bye. I should go. Bang!